Isang mapagpalang araw po ng Linggo. Today is October 31, 2021. Tatapusin po natin ang ating bagong series, Jesus is Lord over all and Jesus is Lord over me. Sa araw po na ito, i-discuss po natin ang isang verse lamang, Colossians 1:27, ang pagkasabi po, "To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery which is Christ in you, the hope of glory." Shout out po sa ating tagapagkinig, mga spiritual viewers po natin, especially dyan po sa Nature's Resort and Restaurant, dyan po sa Talisay City, especially sa kaya Brother Roland Chavez at sa kaya Mr. Paul Gamaw. Sila po ay isa sa mga taga-subaybay rin ng ating lingguhang sermon or homily. At sa lahat po ng mga kapatiran sa City Church of Christ Talisay, Bacolod Eastside Church of Christ at saka po sa Paranas Church of Christ, magandang araw po sa inyo. Now, kung balikan po natin ang pag-aaral sa Book of Colossians, napakarami pong mga spiritual insights ang ating matutunan. Una po, itong tinatawag na ang Colossians po fills us with Christ for a fruitful life. Kapag sinundan po ninyo ang mga ating pag-aaral sa Book of Colossians, sigurado akong familiar tayo sa tinatawag na Christology of Colossians chapter 1. Sinabi po dyan, Jesus is the firstborn of all creation. Siya po ay mayroong preeminent over all things, seen and unseen, and He is also the firstborn from among the dead. Yan po mababasa natin sa chapter 1 verses 15 and verse 20. Siya ay preeminent over His creation, while the dawning in the church noong first century, a people reconciled to himself by the blood of Jesus. Chapter 1 verse 20. Pangalawa po na punto na makikita natin sa ating pag-aaral sa Book of Colossians, Brother Drexel and Sister Joy, Sister Jolly Douglas, Colossians shows how union with Christ shapes all of life. Diyan po sa Colossians chapter 1, sinabi po ni Apostle Paul, especially sa verse 28, ang sabi niya, "Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present mature in Christ." At diyan po sa chapter 3, it was proclaiming Christ by teaching, especially po sa chapter 1 verse 28. Now, another important feature po sa ating pag-aaral ng Book of Colossians, that ito pong aklat ng Colossians, Brother Albert Baknutan, it fills us with thanksgiving and prayer. Diba? Maraming mga tao, maraming mga Christians, magkaroon ng struggle with thankfulness. Hindi nagpapasalamat. Ngunit, itinuro po ni Apostle Pablo ang thankfulness dito sa aklat niya. Siya mismo ay naging modelo ng thankfulness. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 3, sabi niya, "Always thank God when we pray for you." Yan po ang pagkasabi niya. So ang kanyang panalangin ay ganito sa verse 12. Sabi niya, "Giving thanks to God the Father who has qualified you for salvation." Yan po ang itinuro ni Apostle Pablo. Binigyan niya ng kahulugan ang Christian maturity as a life of abounding in thanksgiving. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Kaya iniutos ni Pablo sa chapter 4 verse 2, "Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving." So ang dagdag pa niya, sabi niya, "Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Colossians 3, 16 to 72. So, itong thankfulness is the overflow of fullness in Christ. Kaya, Jesus is Lord over all, and Jesus is Lord over me, Brother Robert and Brother Richard. So, kapag ating ipangangaral itong Book of Colossians, ang pagiging thankful ng early church ay magiging atin rin. So, yan. So, sa araw po nito, isang verse lang ang pinili ko sa pagtatapos ng ating pagtatalakay. Isang verse lamang ang ating bigyan ng pansin, itong Colossians 1:27, ang pagkasabi,
to whom God was chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Mayroong isang estudyante, si Romel Paredes, na itinanong ng guro kung ano ang kanyang dream in life for the future. Sabi ng estudyante, ma'am, ang aking dream in life ay magiging katulad ng aking tatay na magkaroon ng monthly income na 1.5 million. Sabi ng guro, napawaw ang guro. Wow! Sabi ng guro. So, ibig sabihin yung tatay mo ngayon, ang income niya 1.5 million buwan-buwan? Sabi niya, hindi po ma'am. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang dream o panaginip niya. Hanggang panaginip lang po siya, wala pa rin income. Mga kapatid, we all need some dreams, but the hope of making a million pesos is not much of a reality for the majority of us, diba? Meron tayong mga dreams in life. In 1 John chapter 2, verses 15 to 17, ang sabi po ni Jesus, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of the eyes, and the boasting of what he has in dust, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So basically, ang tatlong goals ng mundo ay lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ito po ang tatlo. Ngunit kapag ma-achieve na ng isang tao ang tatlong ito to any degree, they will find that these things do not satisfy. They leave people empty, they leave people hopeless, and helpless. Yan. Kung ayaw ka ninyong maniwala sa sinasabi ko, mga kapatid, mga kaibigan, tingnan po ninyo ang buhay ng ating mga celebrity, especially yung mga celebrity sa Pilipinas o yung mga Hollywood stars, di ba? Ano po? They ended up their life in tinatawag nila na high and dry. Or else, nagdi-divorce sila, nagiging miserable ang buhay nila, nagiging lasinggero, sometimes nagiging drug dependent, o ang iba sa kanila pununta sa kulungan. So ang lifestyle ng mga rich and famous, mga kapatid, is not always so rich and satisfying. Kaya sinabi ni Paul in 1:27, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So Christ is our hope in this life and in the next life. Yan po ang katunayan. So ngayong araw na ito, bigyan po nating pansin kung ano ang ino-offer ni Kristo ayon sa Colossians 1:27. So ang una po niya na ino-offer is that Christ is our hope of eternal life. Siya po ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Meron po isang joke na meron daw isang politician, politiko na namatay. Pagdating sa langit, inilagay siya ni Peter sa first line. Nagreklamo yung iba. Sa Peter, ba't mo inilagay ang politiko dyan? Marami naman tayo dito mga pastor, marami naman dito mga evangelist, mga Sunday school teachers. Bakit inilagay mo ang politiko dyan sa una? Sa unahan, sa front line, sabi ng ni Peter daw, inilagay ko siya sa una dahil tama po na marami tayong pastor rito, pero sa totoo lang, siya lang po ang the only politiko na nakapasok ng langit. Kaya maawa naman tayo sa kanya kasi siya lang mag-isa. May mga ilang tao na naniniwala sa kwentong ito, lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Ngunit marami akong kakilala, mga kapatid, na nalilito kung makapasok ba siya sa kalangitan. Maaring meron silang belief in heaven, ngunit nagdududa sila na makapasok pa sila sa langit because of various things or mga problems in life, mga kapatid. Makinig kayo. Everyone of us is or everyone has problems and lahat tayo ay makasalanan. At ito po ang ating reason, o ito po ang reason that Jesus died for you on the cross. He died to forgive us all our sins at ito po
ang plano ng Diyos. John 3:16, alam na po natin ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever would believe in Him should not perish but have everlasting life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 15, verse 12, and again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nations. The Gentiles will hope in Him. So ang text na ito, mga kapatid, ay patungkol kay Jesus Christ and our hope in Him. So it's certainly not in us. Sa kay Jesus po ang ating ano. So pangalawa po na message ng Colossians 1:7, ganito. Christ is not only our hope, but Christ is our help in life. Meron pong isang babaeng teenager. Tuwang-tuwa siya, proud na proud siya, na dinidescribe niya sa kanyang tatay yung kanyang boyfriend. Sabi ng tatay, parang okay siya anak ah, yung boyfriend mo, pero anak, may pera ba yung boyfriend mo? Sabi ng anak, ay nako itay, ganun pala ganun talaga kayong mga lalaki. So bakit ganun? So, kasi yung boyfriend ko, ganun din ang tanong niya, may pera ka ba? Mga kapatid, ano ba ang moral ng story? It's about money? Not exactly, no? Ang punto ko na gusto kong sabihin sa kwentong ito is that the Lord is our provider and helper in life. So do we realize this? Maaaring hindi natin ma-realize, but God is our provider. Nung una, si Flint, nagka-hospital, nag-resign ako sa DepEd. Wala na akong sahod. Si Flint, ang anak namin, hospital ng 1 week. Pero mga kapatid, nakalabas siya ng hospital, saan ba kami kumuha ng provision? Saan kaya galing yung provisions namin? Nanggaling po ito sa Panginoon. All good things and good provisions comes from the Lord. Noong ako ay nag-resign sa pagiging DepEd teacher at nag-full-time, the Lord keep on providing us for our needs. And until now, Jesus is our help in this life. At naalala kong Psalms 121 verses 1 to 3, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches you over you will not slumber. So napaka-gracious po ng ating Panginoon at palaging nagbibigay ng tulong for us in this life that we never thought possible, diba? So the Lord is our helper in life. At palagi niya akong tinutulungan na maraming beses. Ako at kayo din. No, naalala ko si Sir Romel Paredes. Sabi niya, mayroong trial sa buhay nila. Nagpasalamat siya na timing din na may provision ng Panginoon sa bawat pangangailangan nila. Yun, sa galing sa Panginoon ang provision. So ayon pa sa sinasabi ng ibang tao, the Lord works in strange and mysterious ways. Diba, Sister Jo Paredes? The Lord works in strange and mysterious ways. At sigurado ko na na-experiensyahan mo ito. At sa lahat na nandito sa ating nanonood. No? So, at ito ay ginagawa ng Diyos. At salamat sa Panginoon that Christ is our helper in life. In the last, Christ not only our hope, our help, but Christ is also our heaven of rest. Siya po ang ating kapahingahan. Isang araw, may isang diakono na nakita ng another church geeko na umiinom ng whiskey. Sabi ng isang diakono, hoy, anong ginagawa mo? Dapat hindi mo ginagawa yan. Alam mo, makikita ka ni Lord. Sagot ng diakono na umiinom ng whiskey, alam ko, makikita ito ni Lord. Ngunit ang Diyos ay di tulad ng mga kilala kong taong matatabil ang dila. Tama po ito, ngunit ano ba ang point ng story, mga kapatid? Ganito po, nakikita ng Diyos ang lahat-lahat at nakikita niya kapag gumagawa tayo ng mali sa ating buhay. But He is interested, tandaan natin ha, He is interested in helping us overcome our problems, not to make them worse. So kung meron mang isang person who believes in us, one person who still loves us no matter what, wala nang iba, ito ang Panginoong Jesucristo. Sana po, tandaan po natin, sabi niya, Matthew 11:28-29, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in my soul. In your soul. Diyan, Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya po, mga brothers and sisters, sana po meron tayong natutunan sa araw na ito. Meron bang tutulong sa atin kapag wala na tayong
mapupuntahan? Yes. Kahit pa ang nanay at tatay mo, ang Mr. at Mrs. mo, mga anak mo, etc., hindi makakaintindi sa inyo, but the Lord will provide comfort, the Lord will understand, the Lord will give forgiveness and grace. Gustong-gusto ng Diyos na siya ay nating magiging kapahingahan. Sabi pa ng nila, si Socrates daw taught for 40 years. Si Plato taught for 50 years. Si Aristotle taught for 40 years. Pero si Jesus, he only taught Brother Drexel for 3 years. Diba? Pero ang influences of Jesus Christ sa kanyang 3-year ministry far exceeds the impact left by the combined 130 years of teaching from these men who were among the greatest philosophers of all history. Halimbawa, Jesus painted no pictures, yet some of the finest paintings of Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci received their inspiration galing kay Jesus. Jesus wrote no poetry, wala siyang sinulat, but Dante, si Milton, and scores of the world's greatest poet were inspired by him. So itong si Jesus composed no music, ngunit si Haydn, si Handel, si Beethoven, si Bach, Mendelssohn reached their highest perfection in praise sa kay Jesus. So every sphere of human greatness has been enriched by Jesus Christ, Sister Jolly Duckless. So Jesus is the greatest someone who ever lived. Ang history is His story. He is the Savior of the world, our hope of eternal life, our help in life, in our heaven of rest. Believe in Him, and put your trust in Him. Kaya, dumako po tayo sa ating communion. Sabi ni Jesus, sabi ni Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The night Jesus betrayed, He took bread. When He had given thanks, He broke it and said, 'Take it. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" In the same night, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, thank you, Lord, once again for the beautiful message from the book of Colossians 1:27. Jesus, as Lord over all and Lord of our lives, He is our source of hope, He is our source of help, and He is also our source of rest. May we continue to hope in Him. May we continue to ask for His help, and may we continue to live in Him and rest in Him no matter what is going on in our lives. Those who are suffering right now, Lord, may they find hope, help, and rest in Jesus alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen.